Purihin ang pangalan ng Panginoon at tayo po ay muli mag-aral ng salita ng Diyos. Ang atin pong ebanghelyo, hahanguin po natin sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanatang 16, talatang 19 hanggang 31. Ganito po ang ating mababasa, ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga narito ay hindi makapunta diyan at ang mga nariyan ay hindi makapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang kasulatan ni Moses at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong paksa, tawagin po natin itong The Life After Death o ang buhay matapos ang kamatayan. So, pag-aralan po natin mga kapatid yung background. Una po, sa napagkakabasa po natin, may isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulumbing nagngangalang Lazaro. So, meron pong dalawang napaka-importanteng karakter po dito, yung mayaman at si Lazaro. At doon pa lamang po sa pagkakadescribe ng isang karakter na walang iba kundi yung mayaman, hindi nakapasok doon po sa piling ni Abraham. Seems that the indication was because he is rich. Pero dapat maging malinaw po ito sa lahat that it is not a sin to be rich. Hindi po masama o hindi kasalanan ang maging isang mayaman. In fact, ang Biblia, tinuturuan po tayo ang ugat ng lahat ng kasamaan. Sabi nga po, ay yung pag-ibig sa pera o pag-ibig sa kayamanan. It's not the money actually, but it is the love of money, the root of all evil. Sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 10. So let's evaluate now the place and its condition, kung saan po mayaman at si Lazaro ay natumungo, no, after ng kanilang kamatayan. Since ang topic po natin is the
life after death, yung buhay matapos ang kamatayan, o yung life after death. So, evaluate natin yung place and condition na kung saan ay mapapansin po natin na ang sabi dito, nang mamatay ang mayaman, siya po ay inilibing. At nung si Lazaro naman ay namatay, dinala daw po siya ng mga anghel, no, sa piling ni Abraham. So, kung mapapansin po natin, yung dalawang karakter dito ay merong description, no, while they are still on earth. Nung nasa, sila po ay nasa sa mundong ito pa, ay meron po silang description kung ano yung kanilang naging kalagayan sa kanila pong buhay. Nung ini-evaluate ko nga po yung kanila pong description, pansinin po natin si yung si Lazaro bilang isang mahirap, a poor man but with name, no? Mahirap pero merong pangalan even without riches o earthly riches. At ang malungkot, ang si Lazaro po is nakahiga sa pintuan ng mayaman at siya po ay tadtad ng sugat, longing to feed with crumbs, naghahangad na matapunan man lang ng mumuk na galing sa hapag ng mayaman, no? And also yung mga aso daw po nilalapitan siya para dilaan yung kanyang mga sugat. Nako, ang hapdi po nun, no? Lazaro po died and carried by the angel. Likewise, yung rich man naman po, rich man but no name, no? Eto, mayroong isang napakagandang indikasyon dito, mga kapatid. Sabi nga ng Proverbs 22 verse 1, ano? A good name is to be chosen rather than great riches. Ulitin ko po yun. A good name daw po is to be chosen rather than a great riches. Sa Proverbs 22 verse 1. No, mas mahalaga daw po piliin natin ang mabuting pangalan o magkaroon ng mabuting pangalan kaysa magkaroon ng sandamakmak na kayamanan. Kasi napakahalaga ng pangalan. So, rich man but no name. No, sa madaling salita, mga kapatid, makikita natin dito, bagamat mayaman, pero wala siyang pangalan. And he is dressed in purple and linen. No, it shows or indicates the royalty, no? Yung kanyang pagiging marangya, pagiging mayaman, at joyously living in splendor. Siya po ay sobrang extravagant, no? Talagang lahat, gusto niya yung best food, best house, and but died and buried, no? At siguro, in his funeral could be also a splendor, no? Masyadong magarbo siguro yung funeral nito before he buried. Pero alam niyo po ba, inoobserbahan ko po dito, itong dalawang ito, mga kapatid, ay they have only one thing in common. Meron silang nag-iisang pagkakapareho. Ang pagkakapareho nila, pareho silang namatay. Mayaman at pulubi ay parehong namatay. Pero dun po tayo sa place, no, ng kanilang pinuntahan. Yung kanilang destination ay i-evaluate po natin yan. Yung rich man daw po was buried and arrived in hell, no? Namatay ang mayaman at inilibing. Pagdating ng verse 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, parang nagising na lamang siya, no? Parang namulat, nagulat na lang siya, nagkabulagaan sila ng impyerno. Parang he was so shocked, no, sa kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. So kung i-evaluate po natin ito, nang mamatay ang mayaman, wala na po naghatid sa kanya, no? At nakita niya na lamang yung kanyang sarili na nandoon siya sa daigdig ng mga patay, o yung tinatawag po nating Hades, or sa ibang translation ay hell. So sa madaling salita, mga kapatid, sa verse 23, kung babasahin po natin yan, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, no? This is a place of suffering. Lugar yan ng pagdurusa. A place
of suffering. Number 2, this is a place of agony and torment. Sabi ng verse 24, ganito mababasa natin. Sumigaw ang mayaman, amang Abraham, maawa po kay sa akin, utusan po ninyo si Lazaro, na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. It is a place of agony and torment. Number 1 kanina, a place of suffering. Number 2, in verse 24, it is a place of agony and a place of torment. And also, in verse 26, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. It is a place of separation. No? Ito yung isa sa pinakamalungkot na mangyayari. Yung dumating yung panahon na tayo ay mawalay, no, sa piling ng atin pong manlilikha. A place of separation. Well, kung i-evaluate natin, it is not a good place, no? Hindi magandang lugar ito. It's not a good place for us, no? At syempre, kung hindi ito magandang lugar para sa atin, at hindi rin natin hahangarin na yung mga mahal natin sa buhay ay makarating dito, no? Sin po natin na yung senses dito, no, sa lugar na to, as we evaluate, eh nagpa-function, no? Sabi niya dito, kung mapapansin niyo, sinabi niya, amang Abraham, utusan po ninyo si Lazaro, isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. So when we talk about this tongue, we're talking about the sense of taste. And then nakita niya si Lazaro, no? Nakita niya si Lazaro sa piling ni Abraham. No, gumana rito yung sight of seeing, yung kanya pong senses ng paningin. And then ang sabi niya, kung mapapansin niyo rito, nararamdaman niya po yung init ng hirap, no, ng kanya pong pagdurusa. So nararamdaman niya yung sense of touch. Naririnig niya si Abraham na nakikipag-conversation sa kanya, yung sense of hearing. And then syempre, may mga ibang description din sa Bible na napaka-sangsang, napaka-baho ng lugar na ito. So, nagpa-function doon yung 5 senses. Yung smell, yung hearing, yung touch, yung seeing, at yung taste, yung atin pong tang. So, sa madaling salita, bakit kailangan dala-dala sa hell yung mga pakiramdam, no? Sapagkat para ma-enjoy, no? Para ma-enjoy mo yung hell. Kung wala kang pakiramdam, eh hindi natin masasabi na hindi mahirap ang kalagayan sa lugar na yon. So let us go again to the background of the rich man and Lazaro. Pag-aralan natin yung background ng rich man and Lazaro. They have only one in common. Sabi ko nga sa inyo, they both died. Pareho po silang namatay. At sa kanilang pagkamatay, ay meron silang isang destination. At kung mapapansin natin yung destination ni Lazaro, sabi doon ni Amang Abraham, sabi niya, anak, alalahanin mo, nagpasasaka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon, inaaliw siya samantalang ikaw ay nagdurusa. It is a place of comfort. It is a place of rest. It is a place of peace, mga kapatid. Ito po'y lugar ng kapahingahan sa piling ni Abraham na sa kabila ng kanyang mga pagdurusa, sa kanyang mga paghihirap nung siya'y nasa lupa, no? Eh dumating naman din po yung payoff, no? Ang binayaran ng bonggang-bongga yung kanyang mga pagtitiis na at paghihirap na naranasan sa buhay. Let's
study about the lesson na pwede nating matutunan po dito. So, ang lesson natin dito, number one, riches and wealth is not a guarantee of salvation. Ulitin ko ha, riches and wealth is not a guarantee of salvation. Kasi po, sa in a first century Christian, they assume wealth is a symbol of blessing and righteousness, no? Akala nila ang pagiging mayaman o pagiging maluwag sa buhay ay isang they assume that this is a blessing and favor from God. Kaya nga sa kultura nating Pilipino, nakakarinig tayo ng mga salitang ang swerte naman nila, pinagpala sila, no? Ang swerte o ang palad-palad naman ng mga taong yan, ang dami nilang pera. Again, it's not the wealth that brought him to hell. Hindi po yung kanyang kayamanan ang problema. But, wealth is also not a guarantee of salvation. In fact, kung mapapansin po natin dito, ay sinabi sa kanya ni Abraham, alalahanin mo nung nasa lupa ka, nagpasasa ka sa buhay. Kung titignan po natin, you live a luxurious life na parang wala kang responsibility sa iyong kapwa at sa iyong Diyos, no? So, remember na meron po tayong golden rule, ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa. So, dito may makikita po tayong mga indikasyon. Pero, meron pa, alamin po natin yan later on. So, number one, riches and wealth is not a guarantee of salvation. Number two, even religiosity is also never a guarantee of salvation. Kahit yung pagiging relihiyoso ng tao, hindi po yan masama, ah, maganda yan, mabuti po yan. Note in verse 25 that Abraham called the rich man, no, tinawag niya yung mayaman na anak. While yung mayaman, tinawag niya si Abraham na ama o father. He is a child of Abraham, a circumcised Jew, no? Been in a synagogue with all the psalms, prayer and rituals, no? That is religion, no? Pero religiosity is also never a guarantee of salvation. Naniniwala po tayo na ang kaligtasan, no, loob ng Panginoon sa atin. So number three, knowledge of the Word of God is also a never a guarantee of salvation. Hindi rin po sapat yung alam lang natin yung salita ng Diyos. Sabi nga ng verse 29 ng binasa po natin, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanilang kasulatan ni Moses at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpakita sa kanilang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. He knows, no? Alam niya. Alam ng mayaman that repentance and turning away is part of how we come to know God. Paraan o daan para makilala natin at mapalapit po tayo sa Panginoon. He knows the word. Alam niya yung salita ng Diyos. Pero ang napakagandang babala sa atin, no, mga kapatid, sa aklat po ng Hebrew. Chapter 4 verse 1 hanggang 3. Ang sabi po doon, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo ipapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, sapagkat gaya nila ay napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila ito pinakinabangan. Tayong mga nananalig, tayong mga naniniwala, ang papasok at mamamahinga sa piling niya. So, rich man, mga kapatid, para sa kanya, sa kanyang idea, hindi sapat yung salita ng Diyos. Dahil sa experience niya, no? Na parang hindi naging sapat yung salita ng Diyos. Pero ang sabi ni Abraham, kung ayaw nilang paniwalaan, no? That is believing faith.
It is a choice pa rin. It is a free will pa rin. Kung ayaw nilang paniwalaan, kahit daw ang patay na muling nabuhay, ay hindi nila paniniwalaan. So mga kapatid, meron ditong isa pagninilay at yan po yung tinatawag nating choice, yung atin pong free will. Isang napakagandang regalo na binigay ng Diyos sa atin, pero napakamapanganib pag hindi po natin alam gamitin ng wasto. At yan ay ang ating kalayaan. Lahat tayo merong kalayaan. Kaya nga po, even sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him," yung whosoever believes in Him, it is a choice, mga kapatid. It is our participation, no? Kung hindi naman tayo magde-decide, hindi naman natin tatanggapin, no, yung inaalok ng Panginoong kaligtasan sa atin. Gustuhin man ng Diyos iligtas ang tao, wala siyang magagawa. Because God will always respect and honor the decision of man. Palaging igagalang ng Diyos ang ating mga decision. Now, this is the question. Itong tanong, how come this rich man, this religious man, this knowledgeable man is in hell? Paano na yung mamang ito na mayaman, relihiyoso, knowledgeable, ay nandoon sa impyerno? Ito po yung napakagandang tanong o napakagandang hamon dito. How come this rich man, no, this religious and knowledgeable man is in the place of suffering? It is in the place of torment. It's in the place of separation. Bakit siya napunta doon? You might think, mga kapatid, it's on how the story begins. Kung paano nagsimula yung kwento. Na it's something to do with generosity towards poor Lazaro. Kasi hindi nga naman niya tinulungan si Lazaro. Ganun ang una nating maiisip eh. No? Hindi niya tinulungan si Lazaro. Pinabayaan niya lang na naghihirap. As a sort of punishment for failing to use his wealth to help Lazaro. Na parang kaya siya siguro nandoon. Kasi parang parusa sa kanya na hindi niya ginampanan yung kanyang tungkulin. Mga kapatid. Although, kung ginawa niya yun, remember, doing good can make us better. No, investment yan eh. Yung lahat ng kabutihan ginagawa natin, ini-invest natin yan sa Panginoon. No? Pero, but never a guarantee of salvation. Yung good works kasi, yung good works is never a guarantee of salvation. Because we cannot earn salvation by doing good. Hindi po natin kayang maligtas o makuha yung kaligtasan dahil gumagawa tayo ng mabuti. Not even our religiosity and knowledge of the Word of God, no, cannot earn it all. Hindi natin yan kayang makuha, no? Sapagkat sabi nga ng Matthew 7:21, sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. So, mga kapatid, ang tanong natin dito then, how this rich man might avoid hell? O kaya, paano niya makakamit ang kaligtasan? The answer is, in the very first sentence, the rich man cries out when he arrived in hell. Eh, ito yung sinisigaw niya eh. Nung siya po ay dumating doon, sa lugar ng pagdurusa. Sabi niya doon, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw niya si Lazaro sa piling ni Abraham. At ang kanyang isinisigaw, "Mang Abraham," sabi niya po doon, mahabag po kayo sa akin, no? Mahabag po kayo sa akin. Yan ang kanyang sinisigaw. Maawa po kayo sa akin. Mga kapatid. That is in verse 24. "Father Abraham, have mercy on me." Kapatid, ito ang kailangan ng tao. Ulitin ko po. Yung habag, yung grasya ng Diyos, ito yung kailangan ng tao. Because
as we notice, salvation is a free gift, not earned. No amount of good works can save. Walang kahit na anong kabutihan ng tao na pwedeng makapagligtas sa kanya. Sabi ng Epeso, sulat ni Apostol Pablo sa kabanatang 2 ang talatay 8 hanggang 9, ganito po ang mababasa natin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmalaki ang sinuman. So, salvation is by grace through faith in Christ. Ang kaligtasan ay bunga ng napakasaganang biyaya ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Mga minamahal, kaya in Philippians, sulat din po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, kabanatang 3, talatang 9. Sabi po dito, ang aking pagiging matuwid ay hindi na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, no amount of human effort in righteousness can save. Don't be confused, mga kapatid. Don't be confused. Well, maaaring itinatanong natin sa isip natin, how about the good works? Good works? Yes, good works. Kaya nga, good works yan eh. Good yan. But, it is a result of our salvation and our faith in Christ. Yan ang real good work. Ang good work talaga ng tao ay yung resulta ng habag at pagliligtas ng Diyos na ginawa sa kanya. Remember that in Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kapos tayo eh. No? Kahit anong sikap natin, umiwas sa kasalanan, gumawa ng mabuti, at huwag magkulang, ang totoo, kulang pa rin po tayo. Marami tayong kulang, marami tayong kakapusan, no? At hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya, ang kaligtasan is a grace through faith in Christ. Kapos, hindi sapat ang ating pagiging matuwid. Pero, the moment, no, sabi nga ng Bible, no one is good but God. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Nagiging mabuti lang ang isang tao kapag tinanggap niya ang mabuting Diyos sa buhay niya. No? Diyos ang nagpapabuti ng buhay ng tao. Diyos ang nagpapaganda ng buhay ng tao. Mga kapatid. At isa pang napakagandang bagay na maintindihan po natin, sabi ng Bible, ay ang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay lumihis at lumiko ng landas. So, anong conclusion natin dyan? Ang conclusion po natin sa verse 30, magsisi at tumalikod sa pagkakasala. At yun ang daan para we come to know God, no? Para lalo nating makilala ang Panginoon. Mapalapit tayo sa Panginoon. And then, cries out for God's mercy. Hingi tayo ng habag ng Diyos. Hingi tayo ng awa ng Panginoon. Sapagkat yung kaligtasan ay grasya. Biyaya po yan ng Diyos. Hindi po yan cannot or can never be earned by our good works. Hebrew chapter 4 verse 16, huwag na tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, sapagkat doon ay kakamtin natin ang habag at ang kalinga, yung mercy and grace in times of our needs. So, masusumpungan daw po natin yung habag at kalinga ng Diyos sa panahon na kailangan natin ito. Like the rich man, no? When he died, even if he realizes his mistake, nung maalala niya, maintindihan niya, malaman niya ang kanyang pagkakamali, and ask for mercy, it's no longer available. Even if he asks mercy, it's no longer available. Tayo po,
habang available pa po ang habag ng Diyos sa atin, because in hell, mercy is no longer available, I think. Para sa akin po yan. Mercy is no longer available in hell. So habang tayo po ay may pagkakataon pa, humingi po tayo ng habag, humingi po tayo ng grasya, ng biyaya ng Panginoon, at nakakasiguro po tayo na ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay matulungin. Ang Diyos ay mapagmahal, at hindi niya po tayo kailanman iiwanan. So maraming salamat sa Panginoon. Nawa po ang mensaheng ito ay maging pagpapala sa atin na meron po tayong Diyos na handang kumalinga, handang magmahal, at handang magmalasakit. Ano man ang ating kahapon, ano man ang ating nakaraan, ano man ang ating pagkatao, minahal tayo ng Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong mga pagninilay, and I pray that God will give you more revelation in Jesus' name. Ito po ang inyong kapatid, Kuya Bong.